gabi. Ito ay isang gabay kung paano punan o pilapan ang pagpapatala ng mag-aaral at survey form. Ang form na ito ay hindi ipinagbibili. Maaring makahingi o makakuha ng form na ito sa ating barangay hall. At doon din ito ibabalik pagkatapos sagutan. Mga dapat sundin. Ang enrollment survey na ito ay sasagutan ng mga magulang o katagapag-alaga ng mag-aaral. Basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ang mga angkop na espasyo at isulat ng maayos sa malalaking titik ang inyong mga sagot. Sa mga item na hindi angkop, ilagay ang NA. Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro o taong nakatalaga. Ang form na ito ay may apat na bahagi. Ang unang bahagi ay ang antas at informasyon ng paaralan. Para sa A1, hinihingi ang taong panuruan o ang tinatawag nating school year. At isusulat natin dito ang 2020 to 2021. Para sa A2, i-check lamang ang naaangkop kung walang LRN o may LRN. Ang LRN ay ang tinatawag nating Learner Reference Number. Maaari itong matagpuan sa report card ng inyong mga anak. O kaya naman ay itanong sa kanilang mga nakaraang guro. Kung wala talagang LRN ang bata, ay maaari mong check ang kahon na kung saan ito ay sinasaad na walang LRN. Para sa A3 o returning o balik-aral, ito ang mga batang napahinto sa pag-aaral nila at ngayon ay magbabalik sa kanilang pagpasok. Kung ang bata ay hindi naman napahinto, hindi mo na ito kailangan i-check. A4, baitang na nais ipatala. Kung nais mong i-enroll ang inyong anak sa ikalawang baitang, pwedeng isulat ang 2 o ang salitang ikalawa. Huling baitang na natapos. Ilalagay natin dito ang 1 dahil yun ang huling baitang na tinapos ng inyong anak. Huling natapos na taon sa paaralan, yun po ang tinatawag nating last school year attended. Kung ang inyong anak ay nag-grade 1 ng last year, ang inyong isusulat ay 2019-2020. Huling paaralang pinasukan. Mahalaga na alam po natin kung saan huling pumasok ang ating anak. Kung halimbawa siya ay huling pumasok sa San Agustin din, isusulat mo lang ang San Agustin Elementary School o San Agustin ES. Address ng paaralan, San Agustin, Magalang, Pampanga. Uri ng paaralan, ang San Agustin po ay isang pampublikong paaralan, kaya yun ang ating i-check. Para sa school ID, ang school ID po ng San Agustin ay 106127. Para sa A11, paaralan kung saan nais i-enroll ang mag-aaral. Kung wala naman pong balak ipalipat o hanapan ng bagong school ang iyong mga anak, ay susulat nyo pa rin ang San Agustin Elementary School o San Agustin ES. Sa address niya ay uulitin nyo rin ang San Agustin Magalang Pampanga. ID ng paaralan, uulit po natin, ang school ID ng San Agustin ay 106127.
Ang A14 to A16 ay para lamang sa mga senior high school. Kung ang inyong ipinapatala ay elementarya, kay pwede nyo na itong laktawan. Para sa ikalawang bahagi ay ang impormasyon ng estudyante. Para sa B1, numero na nakalagay sa sertipiko ng kapanganakan o birth certificate mula sa PSA kung may dala ng kopya. Ito po ay numero na makikita nyo sa inyo sa mismong birth certificate ng bata. Kung ito po ay hindi available sa kasalukuyan, maaari nyo pong laktawan o isulat ang NA. B2, Learner Reference Number. Tulad po ng sabi natin kanina, ito po ay numero na matatagpuan sa card ng inyong mga anak. Kung ito po ay hindi available sa kasalukuyan, maaari nyo na rin po itong laktawan. Sunod po tayo sa pangalan ng bata o ng mag-aaral na nais ipatala. Mag-uumpisa po tayo sa apelyido. Halimbawa po, kung ang apelyido ay sikat, lalagyan lang po ng tig-isang letra ang bawat kahon. Pangalan, ang unang pangalan po ng bata. Kung halimbawa po ang pangalan ng bata ay Carlo, ipilapan lang po ito. Susulatan lang po, basta't siguraduhin lang na malalaking titik ang ating gamit at nakasulat ito ng maayos at malinis. Para sa gitnang pangalan, kukumpletuhin din po natin ang gitnang pangalan ng bata. Para sa extension name, halimbawa ay Junior III, isusulat lang kung mayroon. Kung wala naman, ay susulat natin ulit ang NA. B7, petsa ng kapanganakan, na nasa pattern na buwan, araw, at taon. Kung halimbawa ang bata ay ipinanganak ng April 22, 2000, ang ating isusulat ay 04 para sa April, 22 para sa araw, at 200 para sa taon. Edad. Dito po natin isusulat kung ilang taon na ang bata. Kasarian, kung siya ba ay babae o lalaki. Para sa B10, ang tanong ay nabibilang ba sa katutubong komunidad o grupo o ng komunidad ng katutubong kultural? Ito po ang mga tinatawag nating IP or Indigenous People. Kung oo, check ang oo. Hindi naman, kung hindi kayo nabibilang sa anumang tribo o komunidad ng katutubong kultural. Kung naman kayo ay sumagot ng oo, kailangan yung punan ang B11. Para sa B12 o kinagis ng wika, ito po ang tinatawag nating mother tongue. Ano po ang kadalasang gamit natin sa loob ng ating mga pamamahay sa pakikipagkomunikasyon sa ating mga anak? Kung yan po ay kapampangan, susulat lang po natin ito. Relihiyon. Susulat po natin ang ating relihiyon batay sa ating paniniwala. Halimbawa po ay Katoliko. O kung ano pa po yung iba nating relihiyon. Sa bahagi naman pong ito na B14 hanggang B16, ito ay para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Sa B14, ang mag-aaral ba ay nangangailangan ng espesyal na tulong sa pag-aaral? Halimbawa, sa pisikal, mental, kondisyong medikal, bukod sa iba pa. Kung mayroon, i-check ang mayroon. Kung wala, i-check lang po natin ang wala. Sa B15, kung mayroon ang iyong sagot sa B14, ay kailangan mong isulat dito kung ano ang natatanging kalagayan ng bata.
Ganun din sa B16. Kung ang bata ba ay gumagamit ng assistive technology devices, ang mga devices na ito ay tulad ng screen reader, braille or DAISY, na ginagamit ng mga taong may kapansanan. Kung mayroon, i-check ang mayroon at sagutin ang B17. Dako naman tayo sa tirahan. Siguraduhin kumpleto ang inyong address na ilalagay sa talaan. Nandyan ang numero ng bahay at kalye, subdivision o baryo o puro o sityo, barangay, lungsod o munisipalidad, sa B22 ang probinsya o lalawigan, at sa B23 ang region o rehiyon, na kung saan ang sa atin tayo ay nasa region 3. Para sa ikatlong bahagi, ang impormasyon ng magulang o tagapag-alaga. Kung mapapansin nyo, ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ito ay para sa ama, sa ina at tagapag-alaga. Para sa C1, buong pangalan. Halimbawa, ang pangalan ng kanyang ama ay Sikat Arnel Palalo. Susundin po natin ang pattern na apelyido, pangalan, gitnang pangalan. Pinakamataas na antas na natapos sa pag-aaral. Halimbawa po siya itapos ng kolehiyo, i-check nyo lang po ang kolehiyo. Katayuan sa trabaho, kung siya ba ay full-time, part-time, self-employed, o yung mga may negosyo, halimbawa po may negosyo sila sa kanilang sariling negosyo, o hindi nagtatrabaho, i-check lang po natin yon. Nagtatrabaho sa bahay dulot ng community quarantine o yung tinatawag po nating work from home. Kung hindi, i-check ang hindi. Kung oo naman, ay i-check ang oo. Numero sa telepono o cellphone number, ito po ay lumang napakahalaga dahil dito po namin kayo, o ito po ang magiging pamamaraan ng ating komunikasyon para sa mga susunod na updates tungkol sa pag-aaral ng ating mga anak. At para sa C16 ay tinatanong kung kabilang ba ang iyong pamilya sa 4-piece. Oo o hindi lamang po yan. I-check nyo lang po isa sa mga yan. Pagkatapos sa impormasyon ng kanyang ama, ay dadako naman po kayo sa ina. Parehas din po ang iyong gagawin. Dito po sa bahagi ng tagapag-alaga, kung ang bata naman ay walang tagapag-alaga maliban sa kanyang ama at ina, maaari na po itong laktawan. Para sa huling bahagi o kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning, dito po natin matutukoy kung anong uri ng distance learning o ng iba pang mga modalities ang angko para sa inyong mga anak. Para sa D1, paano pumapasok ang bata sa paaralan? Piliin lahat ng naaangkop. Siya ba'y naglalakad? Sumasakay ng pampublikong sasakyan o nagko-commute? Siya ba ay may, kayo ba ay may sasakyang pampamilya? O siya ba ay may service o tagapaghatid? Pwede po kayong mag-check dyan ng higit sa isa basta't lahat po ng naaangkop ay maaari niyong i-check. Dako naman po tayo sa D2. Ilang miyembro sa inyong tahanan kabilang na ang ini-enroll o i-enroll ang mag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021. Ilagay kung ilan sa bawat baitang. Halimbawa po ay may isa kayong anak na i-enroll sa kinder, ilalagay ang 1. Halimbawa po may isa pa kayong anak sa grade 3, ilalagay din ang 1. Kung halimbawa po may isa pa kayong anak o kaya naman ay pamangkin na kasama nyo sa inyong bahay na nag-aaral din, maaari nyo yung bilang basta nasa loob po siya o miyembro ng inyong tahanan. Within the household po yan. Para sa D3, sino-sino sa miyembro ng inyong tahanan ang maaaring tumulong sa distance learning ng pag-aaral ng bata? Magulang,
o tagapag-alaga, nakatatandang kapatid, lolo o lola o iba pang kamag-anak, iba pa, tutor, wala, may kakayahang mag-aral, mag-isa ang bata, i-check nyo lang po yan. Para sa D4, ano mga kagamitan sa pag-aaral ang magagamit ng bata sa pag-aaral? O anong mga kagamitan ng sa tahanan ang magagamit ng bata para sa pag-aaral? I-check lahat po nung meron kayo. Kung kayo po ay may cable TV, meron po kayong smartphone, halimbawa po ay meron kayong desktop computer, lahat po nang naangkop. Sa D5, meron ka bang paraan para makakonect sa internet? Meron o wala, i-check din po. D6, paano ka nakakonect sa internet? Piliin lahat ng naaangkop. Kung kayo ay may sariling mobile data, sariling DSL Wi-Fi o satellite, o kayo lang ay pumupunta sa computer shop. Para sa D7, ano-anong pamamaraan ng distance learning ang nais mo para sa inyong anak? Piliin ang lahat na naangkop. Online learning, na makakailangan po yan ng connection sa internet, television, radyo, pagkatutong modular na kung saan hahatira ng module ang mga bata at kayo po ang magtuturo bilang mga magulang, o magkahalong pagtuturo sa silid-aralan at ang apat na damanggit sa taas, o ang tinatawag po nating blended learning o blended modalities kung saan may kakaroon ng face-to-face. At isa sa mga nabanggit sa mga nauna, D8, anong mga hadlang ang maaaring makaapekto sa proseso ng pagkatuto ng inyong anak gamit ang distance education? Piliin ang lahat ng naaangkop. Kung sa palagay niyo po ay ang kawalan ng gadgets o kagamitan ang magiging hadlang, check ito. Kakulangan sa budget para sa load o data. Hindi maayos na connection sa cellphone or internet. May suliraning pangkalusugan. Nahihirapang mag-aral ng mag-isa. Kung may mga kasabay na ibang gawaing bahay, kawalan ng lugar para sa pag-aaral. Mga sagabal sa pag-aaral, halimbawa na social media, ingay mula sa komunidad o kapitbahay, nawalan o lumipat ng tirahan dahil sa community quarantine at iba pa. Huwag din po ninyong kakalimutan, matirahan, lagdaan ang ilalim na bahagi ng ating form, patunay na kayo ay pumapayag na magamit ang impormasyon na inyong ibinigay para sa pag-update ng profile ng inyong mga anak sa Learner Information System or LIS. Sa anumang katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa ating mga guro o sa ating punong guro. Maraming salamat po.